Akala ninyo parang wala lang. Pero ito ang pinaka-stone map. Magandang araw sa inyong lahat. Halina't samahan niyo na ako sa pagbasa ng mga sign ng kasamahan natin kung saan pinamagatan kong entrance tunnel marker, assessment trading 358. At ngayon, umpisahan na natin. Panoorin muna natin ang video ng kasamahan natin kung saan tad-tad ng mga sign ang area nila. Ayan, unang reading. Makinig kang maigi, sir. Pinag-aralan at binosisi kong maigi ang mga sign sa area mo. Kung mapapansin natin, mga ka-teach, ang sign na ito or ang engrave na ito nakaukit sa bato. Klaro talaga ang kahulugan or meaning sa sign na ito, sir. Inside the mountain, a cave or tunnel. Ayan ang buong kahulugan ng mga markang ito. Number 1 natin yan. At ang pangalawa, ituloy natin. May tunnel talaga dito sa area ni sir. Pero malalaman rin natin mamaya kung saan banda makikita ang tunnel na yan base sa mga pinapahiwatig ng mga signs sa area niya. Ayan o. Ang batong ito may kaakibat na rin na welcome sign dahil sa bandang likuran niya makikita at klaro naman talaga na may naka-engrave. Load lock position, pa-dive. Welcome sign, nasa gilid ng bato. Pangalawa ito, ang meaning nito, sir, passage na putol, daanan ng tunnel na putol sa ilalim dahil hindi sila magkadugtong. Iguhit natin. Ayan ang meaning. At ituloy natin. May daanan talaga ng tunnel na sadyang putol. Ituloy natin ang video ni sir. Kung mapapansin natin, pangatlong area or pangatlong reading sa batong ito. Pangatlo na siya. Sulat nating maigi. Kung mapapansin natin, ang batong ito para siyang nakatayo or nakatingala na lumusot. Parang ulo siya ng isda. Kung mapapansin yung maigi, mga katitso. Ayan ang hugis niya. Pero marami siyang butas-butas. Naka-pattern ito sa ganitong guhit. Ayan yung guhit niya. Padritso dyan. May kahawig tuloy akong nakita sa kudigo kanina. Kung saan ang meaning nito, sir, ibig sabihin drum or barrel. Ang tanong, deposito na kaya ang laman sa barrel or drum sa sinasabi ng sign na ito base sa pagka-pattern niya? Yan ang malaking katanungan. Pero kung babasahin natin, yun ang ibig sabihin niya. Combination meaning. Sa butas na ito, kung ilan ang mga butas nandito sa bato or paikot man ang butas hanggang sa likod, yun din ang bilang ng mga tao na nagtrabaho diyan sa lugar. Yan ang combination meaning or karagdagang information base sa pagka-encrypt niya. At ituloy natin.
para talaga siyang ulo ng isda. Dito sa pang-apat, dahil dito ako kumuha ng pamagat. Forward natin konti. May mga supporting sign pa ako, mapapansin ninyo mga katitso, para siyang mga hugis buaya na nakadapa, na naka-point out or nakaturo sa direksyon na yon papunta doon. Ano kayang mayroon doon na tinitignan nila or nasa harapan nila? Ayan na sir, dito ako kumuha sa pamagat sa content na ito. Kung mapapansin natin mga katits, akala ninyo parang wala lang, pero ito ang pinaka stone map. Ipalagay na lang natin stone map sa lugar kung saan matatagpuan ang sinasabi ng entrada ng tunnel. Mapapansin natin sa hugis ng batong ito, hindi kasi napukusan ng maayos ni sir eh. Pero ganun pa man, klaro naman. Iguhit muna natin ang hugis na ito. Indicator sign ito sir ng bundok. Ayan, tanggalin muna nating maigi dahil may guhit. Ang guhit na ito, ito ang level or baba ng isang bundok. Ayan yung bundok, at nandito ang level sa baba. Sa baba ng level or pinakapaanan ng bundok, may sinasabi siyang patay na sapa or putol, daanan ng tubig, seasonal. Pwedeng magkaroon ng tubig pag tag-ulan, pero pag tag-init, pwedeng wala. Sa gilid ng daanan ng tubig, sa paanan ng bundok, may sinasabi siyang entrada dahil sa butas na ito. Ayan yung entrance niya. Entrance ng tunnel. Lapitan pa natin. Ayan ang butas na ito. Parang ganito ang sistema. Bantayan mong maigi, ito yung pang-apat natin. Iguhit ko para maintindihan mo talaga. Ito yung bundok sa lugar na yan. Lahat ng bundok mayroon siyang paanan. Ibig sabihin, pinakababa. Ngayon sa parting pinakababa, ito yun. Hindi totally patag ang sinasabi niyang area, pa-slope pa rin. I-drawing natin. Pa-slope or pa-slant, hinay-hay sa Bisaya pa. Sa baba ng pa-slope sa paanan ng bundok, malamang kung sa malamang mayroong patay na sapa dyan. Sa gilid ng patay na sapa, mayroon siyang sinasabi na entrance or entrada, at ito na yon. Sa gilid siya yan, entrada ng tunnel, kung saan ito ang pinaka-replika niya. Ang butas na ito, at sinamahan sa patay na sapa, nandyan sa area na yan, sa paanan siya ng bundok. Ang tanong, saan kaya banda? Dahil ako man, nagbabasa lang ako, yan butas oh, nagbabasa lang ako dito. Kaya kayo na ang bahalang tumukoy sa area na yan. Dahil ang area na ito, sigurado ako, bunker area ito mga katits. Hindi porkit naturo na or nabuksan ninyo ang entrada ng tunnel, nandyan na ang deposito. Nagdidepende pa ito kung papasok ba sa loob ng bundok. Malalaman natin mamaya base sa mga supporting sign. At dito tayo sa panglima. Kung mapapansin ninyo ito mga katitso, ang design ng batong ito, Egyptian pyramid. Apat ang kanto. Mayroon pa doon sa kabilang side. Panglima yan. At may tatlong butas, nangangahulugan
na ang deposito ay nasa ilalim ng tubig. Ayan, yung mga butas na yan. Parang sa palagay ko, sir, nagkakahiwalay-hiwalay ang deposito dito sa area mo, hindi lang isang deposito. Kasi may sign na nagsasabi na ang target nasa paana ng bundok na sa gilid ng sapa. At mayroon din akong nakitang sign dito na double cave. I-forward natin, mga katits. Ayun, ang pang-anim natin. Base dito sa batong ito, kung mapapansin natin, i-play muna natin. Ayan, yung batong yan. Ang oka na ito. Signal sign ito ng cave, pang-anim. Plus may another oka pa or awang sa ilalim. Nangangahulugan na double cave or doble ang kuweba. Sa madaling salita, malaking trabaho talaga ito. Ayan o, yung sinasabi kong butas o. Ayun, sa ilalim. At ituloy natin sa pangpitong sign na napansin ko at nabanggit rin ni sir. Kung mapapansin ninyo, mga katits, pahaba ang guhit at kinaunter sa guhit na yan para tuloy siyang alanganing pagka-X. Number 7, meaning tunnel. Yan ang ibig sabihin sa pagka-engrave na ito. May tunnel talaga sa area na yan. At ituloy natin. O yun o, may uluhan ba siya o? Kung saan ito nakaharap, sir? Kahit aabot man ng mga 75 meters, bantayan ninyo ang area na yon. Malamang o sa malamang, nandoon ang tunnel. At itong area na nabako nila sa lalim ng 5-6 feet, hindi pala 5 feet, ayan. May natamaan silang mga uling at naglitawan ang mga sign. Tulad ng sinabi ko kanina, sa palagay ko, hindi lang nag-iisa ang deposito dito sa area mo, sir. Dahil base sa mga sign, pwede rin kung ito man ay malapit ang area na ito, ibig kong sabihin, tulad ng sinabi ko kanina, iguhit natin ulit, bundok. Ito yung bundok. Sa lahat ng bundok, may paanan siya. At pagdating dito sa paanan niya, may another pa-island na pababa. Hindi naman totally perfect na patag, medyo pa-island siya, na pababa konti. At sabay, naging patag na dito sa baba. Ayan. Sa bandang baba, may sapa na patay. Ayan. Ngayon, ang area na ito, malapit sa pa-island na area, papuntang patag. Guhit natin para maintindihan talaga ni sir. Pwede rin, nandito ang entrada or entrance ng tunnel, papasok sa loob ng bundok. Kung ito man ay tugmak sa sinabi ko, ang area na ito. Pero ganun pa man, para sa akin, mahirap itong trabahuin dahil malakihan ang deposito or malaking deposito na nakalagay sa area na ito. Bunker area ito, mga katits. Pag ganitong klaseng mga sign na malalaking naka-engrave sa bato at maramihan na naka-pattern. Ayan ang final assessment rating ko dito. At may isang bato na nakuha sa ilalim. Ito naman ay paa. Pag ganitong klase, alanganing paa na nakatagilid, hindi nag-iisang bato ha, nakadikit or naka-engrave sa malaking bato. Ibig sabihin ito, kailangan mong pumanig or pumabor sa paana ng bundok. Yan ang indicator sign or meaning sa pagka-engrave na yan.
at mayroong sign dito na kakaiba. Ayan, panoorin muna natin. Kung hindi ito dugtong, ibig kong sabihin, ang pagkaguhit niya, paganyan at paganyan, indicator sign ito sir ng deposit na isang kahon. Pero, ang sign na ito ay dugtong. Ayan o. Combination meaning ito sir. Entrance or entrada. Ayan. Plus idagdag pa natin na ganyan. Or taasan natin konti. Dito. Suma dito tal gate ang meaning yan. Or entrance. Tanggalin natin. Ganon pa rin ang kalalabasan yan. Gate or entrance. Entrada. Kaya ang area ang nabako na ito na maraming uling, malaking posibilidad na malapit-lapit ito sa entrance. Ayan ang final assessment reading ko dito sa area mo. Okay, sa pagtatapos dito sa pagbasa dito sa isang area ng kasamahan natin, sana natulungan natin sila at nagabayan. Kasi wala naman tayong nakitang on the spot deposit base sa mga signs sa area nila. Bunker area ito. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.